po yung pandesal ninyo. Sa'yo to? Naiwanan po yan dun sa bus kanina. Bago ang tawag ng mga inchik dito, pero ito antigo. Kaiba yun sa lamin. Salamat po, Mang Nestor. 9 o'clock po bukas, ha? Mang Nestor, oh. Nalaglag po ito sa dala nyo kanina. Buti na nga lang po ito, hindi po ito nabasag. Alam po ninyo, ang pogi ko po sa salamin yung yan. Wala! Usapan lang sila. Umaga po sa inyo, Mrs. First time, alam mo, pakiramdam ko, family talaga kami. Nako, tamay-tama ang ganda-ganda ng vibes mo ngayon. Gaganahan kang kausapin ng mga bagong recruit. Kumusta kayong lahat? Pwede bang humingi ng ngiti? Ngiti tayong lahat. Bakit? Dahil tayong lahat, sabay-sabay tayong yayaman. For the first time in the history of our company, someone has reached maximum sales in one sitting. This is truly phenomenal. So I'd like to acknowledge the person responsible for this, Mrs. Joy Ramirez. Let's give her a big hand. Come on, everybody. Yay! Brownout? Paano brownout eh may ilaw sa poste? Dito lang kayong dalawa. Kukuha si Mommy ng flashlight. Guard, anong kinakuha mo dyan? Checking lang ho, ma'am. Mami, may nabasag! Sayang naman, bigay pa naman to ng Tita Thelma niyo. Sabi niya, pampa-attract daw to ng swerte. Sana naman di tayo malasin. Makinig kayo. Na-promote ang daddy nyo. Naisarado ko yung 1.5 na kontrata ko. May 10% commission. May 150,000 na tayo. Congratulate nyo, daddy nyo! Congratulations! Akala mo ikaw lang? Ako rin. Nalagpasan ko yung quota ko kanina. Hulaan mo kung magkano yung commission. Oh, magkano? 250,000! Congratulations! Parang altar ang bagwa. Dapat nakakabet sa matibay na parte ng bahay. Kaya ka siguro swinerte dahil ginamit mo. Kaya nga natatakot ako. Baka kung ano nang kapalit nito. Hindi kaya meron kayo ditong duwente? O kaya good spirit? Parang ang may nararamdaman ako. Hay nako! Baka yan na nga ang swerte nyo! Huwag nyong papalayasin at huwag nyong bibisitin, ha? At minsan, paghahandaan mo din ng pagkain at inumin. At kakausapin mo din paminsan-minsan, ha? Alay ko po, bigyan niyo sana ng swerte si Inton sa mga plano niya. Spirito, spirito, pwede ka ba namin maging kaibigan? Kung okay lang, magpakita ka sa amin. Kung hindi, magparamdam ka na lang. Pero wag mag... Gasagasaan, lasog-lasog ang katawan. Eh, ang bata pa. 41 years old. 41? Mm-mm. Ibig sabihin, 1963 yan pinanganak. Year of the Rabbit. Oh, what a coincidence! Eh, Rabbit bus liner din ang nakasagasa. Ano talagang malas na kali? Ang meron, mga reckless drivers. Mama! Imposible naman. Nilagnat lang namatay. Ano sinabi ng doktor? Leptospirosis daw. 1936. Year of the... Rat. Alam
naman ni Huba, retired din siya na nagsimula siya, pero di hamak. Mas malaking kinita niya mula nung nag-retire siya kesa nung nagti-teacher pa siya. All that because sumalit siya sa Triple M Networking. Pero paano namin ma-avail ang mga discount na yan? Sa layo ba naman ang mga kliyente ko sa town centers? Don't worry, kasi may mga services. Hoy, Milagro, napadaan! Emma! Nagtataka, wala pang isang linggo, dalawang taong kilala nang namatay dito. Si Aling Biring, tapos si Mang Nestor. Sinong Mang Nestor? Yung tricycle driver. Billy, nagkakaintindihan na tayo, diba? Yan, yung mga ganyang klaseng kwento, yan ang ayoko. Lalo na pag si Denton ang kinukwentohan mo ng ganyan. Hindi naman... Ma'am, wala po kaming nakita eh. Namumukha niyo po ba yung tao? Kamukha ni Mang Nestor, pero hindi ko alam. Namatay na po si Mang Nestor. Sabi nga ni Billy. Nakipag-away po sa sabungan. Nasaksak po yata na nakipag-away. Talunan daw po. Grabe nga eh. Ang bata-bata pa. 35 anyos pa lang. Bagong panganak pa naman ang asawa. Aling Biring, 1936 pinanganak. Year of the Rat. Ang kinamatay niya, leptospirosis. Sakit daw yun nakukuha sa mga daga. Si Mang Nestor, 35 years old. Year of the Rooster. Sabi ng mga gwardiya kanina, sinaksak daw siya sa sabungan. Nakita mo sila? Oo. Silang dalawa, nandito sila. May sinasabi ka pang isa eh. Yung pangatlo. May kutub ako kung sino siya. Siya yung nakaiwan ng bagwa sa bus. Tungkol ba sa asawa ko ang pagpunta mo rito? Isa ka rin ba sa mga... Hindi po. Hindi ko nga ho kakilala asawa niyo eh. Nakatabi ko lamang ho siya sa bus. Meron nga ho siyang naiwan doon bago siya na aksidente na nasa akin ngayon. Yung bagwa po. Napulot ko ang bagwa sa isang lumang bahay na hindi ko mabenta-benta. Sunerte naman akong talaga. Kaya lang, sunod-sunod din ang namatay. Ang sino man na makita ang sarili sa salamin na mamatay. Gusto kong maputol yung sumpa. Mapuputol din ang swerte. Magkakambal ang dalawa. Ayoko ng ganitong klaseng buhay. Pwersi, balik mo na lang sa akin ang salamin. Ma'am, kahit isoli ko sa inyong salamin, hindi naman mapuputol yung sumpa. Dito muna, Dad. Sino kaya yun? Dad, yun ang color white. Denton, Ingrid, huwag kayong tumingin saan. Huwag kayong tumingin saan. Denton, huwag ko may mga guard. Security camera ng village to. Mukhang natuklaw ng ahas to. Tingnan natin. Paano nangyari ito? At sino mga taong ito? Pamilya ko lang at si Tony nandito. Good morning po. Hinihintay na po kayo ni Mr. Shuliao. Sa pagkakaalam ko, ang bagwang yan ay pag-aari ng magkapatid na isa sa pinakamayamang pamilya sa Shanghai noon. Itong kapatid na babae ay yung tinatawag nating lotus feet, kung saan ang mga paa ng mga batang babae ay tinatalian at nilalagyan ng bakal na sapatos.
ngayon. Si Lotus Feet, di makatakbo, di makalakad, natupok ng aboy. Paano natin masasagip pa mga taong sumilip sa salamin? Paano mapuputol ang sumpa? Hindi ko alam. Joy, naalala mo nung nilipat ko yung bagwa sa pinto? Parang tinignan ko yung sarili ko sa salamin nun eh. Si Inton. Okay, yung mga bata. Huwag mo na natin silang iwanan. Baka sakaling matulungan natin sila, okay? Basta Joy, pag nakatanggap ka ng swerte, tawagan mo agad ako, ha? Dito po ba nakatira si Mrs. Joy Ramirez? Sir, dala na po namin yung napanalunan ni Ma'am. Pirmahan mo. Nakakapalan tayo, Belsenyo. Oh. Ano yun? Inton, huwag ka lalabas! Ano nangyari? Pinasok kami ng akit bahay. Naabutan lang namin, tinatangay yung gamit namin eh. Tawagin ng polis, ambulansya po, ipo to! Nilipad ng hangin itong lumabas. Year of the horse ka, di ba? Joy. Babes, pwede ba humingi ng yelo? Naubusan wala, kami. Tito. Matulog ka na. Alis naman eh. Yelo lang eh. Ano ka ba? Eh sinabi na ngang wala eh. Aray ko! Bahala ka magsumbong sa barangay! Ang yabang mo, babae ka! Makipag-diskusyon ba sa lasa? Ay, awamusyon na! Ako ba kayo? Dapat tulungan mo ako! Ang yabang mo, babae ka! Alam mo kung sino ka na! Spirito, Spirito, may tanong kami sa'yo. Anong pangalan mo? Inton! Si Joy! Sinama yung mga bata! Kailangan din kita dito, Inton, please. Natatakot ako pag tumatawag si Louie. Baka kung anong gawin niya. Sino to? Si Shuliang. Ito ba si Joy Ramirez? Kapag may dumating na swerte, tanggihan mo. Ganun lang mapuputol ang sumpa. Mr. Ramos! Mr. Ramirez! Yung mga anak niyo na aksidente, dyan sa labas ng gate. Anak, sabi mo kay Tita Thelma na itreat yung sugat mo at sabi mo sa kanya tatawag ako pagdating ko sa ospital. Okay, anak? Ayaw ituloy yung operation ni Doc eh, hanggang hindi daw nakakuha ng blood type ni Billy. Doc, anong blood type ni Billy? AB. Asan pala kayo ng dugo? Inton? Reset mo! Inton! Inton! May mangyayari sa'yo! Nakita mo sarili mo sa salamin eh! Louie? Hello? Nang mawala na si Inton. Ingrid? Ingrid?
Ano nga palang birthday mo? July 10, 1997. Eh si kuya mo? September 6, 1993. Bakit po, tita? Pareho pala kami. Magandang umago, Mrs. Ramirez. Mrs., may magandang offer na gustong ibigay sa inyo si Mrs. Lily Mendoza. Gusto niya kayong alokin ng 5 milyong piso cash kapalit ng salamin na hinihingi niya. I'm sorry, attorney. Umalis na po kayo. Nagsisisi akong naniwala pa ako sa swerte. Mami! Mami! Mga anak! Grabe, Mami. May malaking banggaan sa highway. Ang dami na aksidente yung sasakyan. Buti na lang, ang galing ni Tita Telma mag-drive. Mami, ang daming namatay, pati mga animals. Shh. Salamat, Velma. Ang laki ng utak na loob ko sa'yo. Wala yan. Halika. May ipapakita ko sa'yo. Kanina pagdating ko, may abogadong naghihintay sa'kin. Inofera niya ako ng 10 milyon para sa bagwang yan. Tinanggihan ko siya. Pagkatapos ng ginawa ko yung sinabi ni Mr. Liao, binasag ko. Ang mahalaga, tapos na. Isa na lang problema ko, Thelma. Paano ko sasabihin sa mga bata ang nangyari sa daddy nila? Alam na nila. Maniwala ka. Ang tanging problema ko na lang ngayon ay kung paano ko sasabihin sa'yo. Anong sasabihin mo sa'kin? Sabi mo na, tita. Mami, may surprise kami sa'yo. Shhh! Creed, labas na! Kasama kami sa aksidente kanina, Joy. Kasama kami sa mga nasabi.